Rent in Toronto is absolutely insane. Well, I just found out my rent's gonna be increased from $2,100 a month to $2,400 a month for a one-bedroom condo in Toronto. If you're in Toronto, you can get this room for $800. There's no curtains, no privacy. It's an open room, which is a den. There is no window, no door. What the hell is going on? What is this city? What is this city? This is a 200 square foot apartment. Is now available for rent at a whopping $2,000 a month. The expensive asking price is no surprise to Luis Hernandez Mija. The film student lives in a similar unit and is paying more than $1,700. It's like, what the hell? But there's no question that Canada is in the middle of a housing crisis. Rents are high, interest rates are through the roof, and supply is limited. The question of housing has been plaguing the government, and one solution up for discussion is raising some eyebrows. That is the idea of putting a cap on the number of international students. Tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga international student na galing sa iba't ibang bansa. As of December 31, 2022 ay kasama ang Pilipinas sa top 10 source countries of international students already living and studying in Canada. Nasa 32,455 students ang galing sa Pilipinas. At ako po ay nag-research para mapakita ko po sa inyo ano yung madalas na pinupuntahan ng mga international students, yung mga nagiging crowded. So, not surprising na number one po ang Ontario with 411,000 students. At pumapangalawa po ang British Columbia with 164,000 students. Pero sobrang layo na niya talaga sa number one na si Ontario. At dito po sa aming province sa Alberta ay nasa 43,000 international student ang dumating nitong nakaraang taong 2022. Bakit ko po sinasabi ang mga figures na ito? Bakit ko po pinipresent yung mga number of students ng iba't ibang mga provinces? This is to give you an added information at makatulong po sa inyo sa pagpili ng province destination, lalong-lalo na sa mga nagpaplano na maging international student dito sa Canada. Dahil somehow, it will help you to cope up with the challenges na nahaharap ngayon sa Canada. Probably ay aware na po kayo sa mga issue na kinakaharap dito sa Canada, including the housing crisis, ang affordability ng mga apartment. So I'm hoping na somehow this information will help you to plan your options para dito sa Canada. Nasa immigration plan level na ng Canada ang makapagpasok ng mga new immigrants or permanent residents sa bilang ng nasa 500,000 humigit kumulang para sa taong 2023. Pero hindi pa rito kasama ang mga temporary residents katulad ng temporary workers, international students, at iba pa. Kaya sa suma total ay posibleng umabot sa 1 milyon ang mga parating dito sa Canada. At ang lahat ng mga parating na ito ay mangangailangan rin ng bahay. But we all know, Canada is already facing housing crisis. Typically, Canada builds around 250,000 homes in a year, which unfortunately, hindi much, not even closer, sa dalawang figures na ito, figures ng mga newcomers at figures ng mga target homes to build. Year 2022, the government promised to build 400,000 homes annually for the next decade. And this is based on globalnews.ca. But it was scrutinized dahil may malaking problema para gawin ito. It is not clear if there are enough workers to build the houses. The reality is, meron pang dinideal na labor shortage, even dealing with materials at iba pang challenges in building a home. Kung nasusubaybayan niyo po ang aming channel, kami po ay kasalukuyang nakakuha na ng bahay at ito ay to build.
Sa pakikipag-usap po namin sa mga builders, they are ordering the materials sa US pa. And there is one kababayan na nakausap namin at sila rin ay to build, na even sila ay na-delay din ng sobra-sobra dahil sa wala pa yung hinihintay na materials. So all of these challenges adds to the problems ng housing crisis sa Canada. Canada's Housing Minister Sean Fraser says that a cap on the number of international students permitted to study is one of but not the only solution the federal government is discussing when it comes to addressing housing affordability and rental availability. The question of housing has been plaguing the government, and one solution up for discussion is raising some eyebrows. That is the idea of putting a cap on the number of international students. The federal housing minister says this is one of the options the government needs to consider. Well, look, I should be clear that the decision on managing the international student program will rest with my colleague, Minister Miller. But I think it's important that we're able to speak openly about the different challenges that communities are facing. Now, the international student program makes extraordinary economic and social contributions to Canada. It contributes tens of billions of dollars to our GDP annually. But what we've seen recently is there's been such rapid growth, given that the program is typically uncapped, that certain communities are having difficulties managing with the population growth that it's attracted. Of course, we still believe in the international student program, but we want to work with institutions in the communities where they exist to make sure it's being managed appropriately. It's not fair for the students who come to be exploited and left without adequate housing. There are some institutions, some private colleges that are not necessarily good actors, but I'm convinced have become come to exist for the purpose of exploiting financially those international students who come to Canada. So we want to work with communities and work with institutions the same way we do on our permanent residency programs to make sure that we are growing the housing supply and equipping communities to deal with a growing population. That's just good governance. At this point in time, there are talks in the Liberal cabinet to look into the option of limiting the number of international students entering Canada. So wala pa po itong final, pero the government has to take the whole picture into consideration dahil sa ang mga international students contribute billions of dollars to the Canadian GDP. And Canada cannot afford to lose that chunk of revenue. Sa mga nakarang araw po ay nag-gather ako ng mga information patungkol dito sa putting a cap or limit sa international student application, and ang mga major universities dito sa Canada are opposing the idea. Isa rin sa dinidefend nila na itong mga international students ay magiging mga skilled workers in Canada eventually at makakatulong sa labor shortage, and also that includes workers in the construction trades. So kasama rin po sa labor shortage ang construction, which adds to the problem ng housing sa Canada. But again, the government may consider putting a cap on the number of international students every year dahil po they are expecting na for the coming years na talagang mag-grow in large numbers ang mga student visa applications. It may not be a hard cap, yung talagang matinding paghihigpit sa application, but the goal is ma-meet lang ang numbers ng international student na magiging match for accommodation. And the government would want also to check yung status ng mga application sa iba't ibang universities, dahil po may mga universities talaga or mga public colleges na tanggap lang ng tanggap without checking yung mga possible options for accommodations. At dahil sa may mga news na rin po na lumalabas na maraming nagiging homeless na international students dahil sa hindi nila ma-afford ang high cost of living, ang high rentals sa Canada, ay nagiging homeless. I remembered, may nagtanong sa akin before, medyo matagal na rin, kung totoo bang may mga natutulog na lang sa lansangan ng mga international students. So ang naging sagot ko po, kung hindi po talaga nakapagdala ng totoong funds, ay posibleng mangyari. Dahil again guys, lagi kong sinasabi sa aming mga videos na pag international student talaga, major requirement ang funds. Talaga pong hindi siya dami, talagang gagastusin po siya at kakailanganin dito sa Canada, lalong-lalo na po sa panahon ngayon. Currently ay may mga kinoconsider silang mga options kung paano malilimitahan,
Pero again, hindi po talaga yung parang hard limit. Yung talagang napakahirap nang makapag-apply ng student visa. So far, sa balita po, eh, hindi naman po ganoon. Pero they might consider other ways para maging limitado muna yung pagpasok ng mga international student. But again, wala pa pong final decision. Marami pong kinukonsider at talagang mahirap po itong decision na ito. So may mga tinitingnan silang mga iba't ibang paraan kung lilimitahan ba talaga, kung meron bang maapektuhan, kung gaano kalakas yung impact. So talagang mabigat din po na decision. There's no question that Canada is in the middle of a housing crisis. Rents are high, interest rates are through the roof, and supply is limited. Rent in Toronto is absolutely insane. Well, I just found out my rent's gonna be increased from $2,100 a month to $2,400 a month for a one-bedroom condo in Toronto. When it comes to rent in Toronto, social media doesn't lie. If you're in Toronto, you can get this room for $800. There's no curtains, no privacy. It's an open room, which is a den. There is no window, no door. What the hell is going on? What is this city? What is this city? Toronto and other city in Ontario, kasama po din ang Vancouver sa British Columbia, ay mga nasa top list of expensive places to rent. At nakita rin po ninyo sa unang part ng ating video na napakarami talaga sa Ontario na napupunta ng mga international student. At sa sobrang mahal na mga rentals na ito, ay hindi rin sumasabay yung itsura or yung worth ng apartment. This is a 200 square foot apartment. Is now available for rent at a whopping $2,000 a month. The expensive asking price is no surprise to Louis Hernandez Mija. The film student lives in a similar unit and is paying more than $1,700. It's like, kaya po talagang marami ang nadidismaya sa ganitong mga sitwasyon na nangyayari dito sa Canada. Sobrang mahal ng rent pero hindi siya match sa itsura ng rental mo or ng apartment mo. So, bakit ba nangyayari ang mga bagay na ito? Number one factor, rising interest rates. So, marami po ang tumigil na bumili muna ng bahay dahil sa mataas nga daw ang interest. So, ang nangyayari po ay na-stuck sila sa pagiging renters. So, more renters, more competition, more demand, tapos konti ang supply, kakaproblema dahil po tinataasan din ng mga landlords yung apartment. Another factor, ang income versus high cost of living ay hindi po nagmamatch. Nakausap ko po yung nagre-rent ngayon sa aming dating apartment, sa unang apartment namin sa Calgary as our first city destination dito sa Canada. At ang rentals nga daw po nila ay nasa 2,000. Sobrang layo na po ng kanyang renta compare sa rental namin year 2021. 2,000 po, sweldo na po yun ng dalawang bi-weekly. And another factor, shortage of affordable housing. Sa panahon po ngayon ay marami ang nahihirapan na makahanap ng mga affordable housing or affordable rental. My takeaway on this situation is makapag-target po kayo ng mga city province destination na affordable ang cost of living. Makapaghanap or makapag-check ng other option, umiwas sa mga bigger cities like Toronto, Vancouver, dahil po sila talaga ang mga matataas ang rentals. But also, you may want to consider as well yung mga job opportunities. Meron po ako nagawang video kung paano po ninyo ma-check kung in demand ang inyong mga line of work sa target province po ninyo para ma-check po ninyo kung meron din naman palang naghihintay or job availability sa mga line of work po ninyo dahil kakailanganin ninyo rin po iyon for your PR application eventually. All of this will take a lot of planning. Talagang kailangan po nating upuan at magbigay ng oras na aralin at maplano ang ating target destination sa mga provinces dito sa Canada. Secondly, ay maging handa sa proof of funds. Talagang sa panahon po ngayon, kailangan talaga ang proof of funds at magiging parte po ito ng inyong success for your student visa. I may be wrong, pero sa aking
na babasa at naobserbahan sa mga balita ngayon ay natutuunan ng pansin ng international student, and they are checking what are the possible options to limit. So again, hindi pa po ito final, but as I observe ang flow ng mga news, ay posible po na maghigpit. I'm hoping para sa mga aspirant na this is the right time for you, na talagang ready na po kayo. Dahil in the coming years, hindi po natin masabi ano yung mga magiging additional requirements, or kung meron man talaga, I'm not so sure about this. But I'm hoping na masolusyonan ng Canada ang mga issue na kinakaharap nito. That's it for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hoping for the best for all of you guys. I'll see you on my next video. Take care. Bye for now.